Ayon, mga kautol, malita ay mga ikabalita na wala na balangyar sa Pilipinas kung bagol stel ko pa ay pindota lang ang notification bell and like a shirt, yeah! Naging si General Broner na chief ng AFP, may matindi palang sinabi ito si Broner na ibinalita naman po ng inquirer. Ito po yung BP Standard Communist shared by so many. Yan po ang pahayag, no? Yung paniniwala po, yung pagtutol po ni BP Sara sa pakikipagpistok ay inamin ni AFP chief na marami pong naniniwala dito sa ganitong pananaw. At iba pa pong balita, pagsuporta ni Senator Amy sa pagtutol din ni BP Sara sa pistok. At dinagdagan niya pa yan ng sinabi naman ito ni Halandon. At iba pa pong mga balita, yan pong pag-uusapan natin. BP's stand-on communist shared by so many. Ito po ang pahayag ni AFP Chief General Broner. Dito po na binalita po ito ng inquirer. No? Vice President Sara Duterte's stand opposing the resumption of peace talks with communist rebels is a popular view. Popular po siya, no? That even soldiers would agree on. Okay, sabi po ni General Broner, pati po yung mga sundalo, ay talagang sang-ayon dito sa sinasabi. Pahayag pa po ni Broner, hindi niya masisisi si Vice President Sara Duterte sa pagsasalita niyan kasi marami din po sa mga sundalo ang ganyan din po yung pananaw, no? Okay. So, consistent to si General Broner. Alam niya yung nagaganap sa, alam niya yung sentimiento. At hindi po siya nahiyang magsabi ng mga sentimiento ng mga sundalo. No? Binobroadcast niya po dito sa, para siguro, kahit po sundalo si General Broner, hindi niyo po maatim na ilihim yung mga pinag-uusapan po nila. Di ba, nasabi niya rin yan na maraming mga retired soldiers, no? Ang tapos may nag-approach pa sa kanya mismo nung panahon na yung may mga nanghihikayat sa mga ng mga retired officials ng AFP, nanghihikayat na sa mga active ang pakiusap niya lang, wag nang idamay yung mga active. Oh, sinabi rin niya ni Broner . Tapos ito na naman po in our Bible group, pero ito po hindi po pagkundina yung sinasabi ni Broner dito. Ang sinasabi niya may point yung pangalawang pangulo. Delikado po ito. Yung gusto nyong i-isolate si Sara Duterte, yung mga tagapagtanggol po, ang napupuna ko lang po sa mga troll, kaya po natin natatawag na troll itong mga to. Unlike nung tinawag pong mga troll, yung mga tagapagtanggol ni Pangulong Duterte, tinatawag pong mga troll nitong mga kakamping katdilawan, mga totoong tao po, Sas Orgando, Sasot, di ba? Sila Trixie, sila Tingking Pinoy, sila Maharlika, lahat po mga totoong tao . Itong mga troll na nagtatanggol ngayon kay Martin at saka dito kay sa mga loyalists. Tingnan niyo po kung ano-ano pong pangalan. No? Kung ano-ano pong pangalan nila. At least kami totoong tao kami, si Badong Aratilis, alam niyo 'yung tao 'yan. Pag artist kayo, kayang i-drawing si Badong Aratilis. Pag pina-drawing mo si Sas Rogando Sasot, kaya nilang i-drawing. Si Mark Lopez, kaya nilang i-drawing. 'Di ba? Si Daryl Yap ka. Yun yung mga nagtatanggol kayo sa mga Duterte, mga totoong tao. Tapos sinasabi lang, ay, hindi naman mga tao yan, troll yung mga yan. Okay, so anyways, balik po tayo rito. I cannot blame the Vice President for saying this. In fact, this opinion is shared by so many in our country, even soldiers. In our Viber group, there are similar sentiments because of the experience we've had with them. Oh, sa Viber group nilang mga sundalo, marami po. Marami po. Pinagpapalagay ko na sundalo itong mga sinasabi ni General Broner. O mga opisyal, o mga kamista niya, o kung ano paman. Yung grupo niya, kung ano mang grupo yun. Grupo ba ng mga sundalo, grupo ng mga opisyal, Viber group, malamang mga opisyal yung mga yan. Kasi sino pa ba pwedeng ka-Viber ng general ng AFP? Okay. Tignan mo yan, no? Sining Suki, di ba? Alam na alam mo, hindi tao . Bakit po troll lang tinatawag sa kanila? Kasi pwede pong isang troll lang tinatawag sa kanila? Kasi
pwede pong isang tao, di ba yun yung meaning ng troll? Pwede pong isang tao, marami yung pinatatakbo niya. Kaya yung hindi talaga pangalan yung ano niya. Kaya katulad niya, sining kung ano man ang pangalan niya. Pwede pang may pinatatakbo yung tao na yun na iba pa. Eh kami, isa lang yung bandong Aratilis eh. Ito lang yung mukhang to eh. Band Aratilis lang ako dun sa boxing. Okay, balik po tayo rito. Diba? Kitang-kita niyo po. Yan po patunay. Tuloy po natin. We have sat down with them to talk peace. Ito po yung sinasabi niya similar sentiment. Because of the experience we've had with them. Ano po ba experience nila? No, pinapaliwanag po ni General Bronner. Because of the experience we've had with them, we have sat down with them to talk peace. But what they were already doing was strengthening. Alam din po eh. Yan po yung sinasabi ng mga dating kasapi ng grupo na yan na bumaliktad na sa gobyerno. Sinasabi nila, ginagamit lang namin yung peace talk para magpatatag kami. Di ba? Strengthen. Muli kami magpalakas. Sinasabi rin po ng AFP Chief General Bronner na ginagamit lang yung peace talk. Mahal na Pangulo, kanino nyo pa po ba gustong makinig? Ang linaw-linaw na. Buti sana, no, kung desperate, di po ba? Desperate po yung gobyerno dahil wala, ang lakas-lakas ng NTA, kinakailangan natin makipag-usap kasi ang lakas nila eh, ang daming napapatay. Hindi po ganyan eh. Di ba? Ang sitwasyon, hindi po ganyan eh. In fact, AFP din po ang nagsasabi na wala na pong aktibong guerrilla front. Nagtatagumpay na po yung NTFLCAC. Matagumpay na po. In fact, pati po yung mga kasama sa peace panel, si Anyo. Ano po sinasabi ni Anyo? General Anyo. Magtutuloy-tuloy yung peace talk ay yung NTFLCAC dahil ang antindi ng ginagawa nito. Matagumpay niyang ginagawa. Hindi lang nila makontra. Kasi siyempre, good soldier sila. Susunod sila sa gusto. Ano pa yung tila nabubwisit na sinasabi ni General Galvez dun sa mga panawagan nitong mga to? Nagsisimula pa lang. Huwag kayong magbigay ng kondisyon. Kasi binibigay kagad nilang kondisyon. Tanggalin ng buwagin ng NTFLCAC. Tanggalin sila bilang terorista. Yung tag sa kanila. Ipawalang visa yung batas. Batas ha? Ipawalang visa yung batas ng anti-terror law. Yung kagad yung kondisyon. Natural, hindi po magpo-prosper yung peace talk na yan. Pero, dahil nakapagpalakas sila, tignan nyo po, sinabi po ni ngayon lang po, si Senator Aimee sa isang ambos interview. Ano po sabi ni Senator Aimee? Ako litong-litong-lito na rin. Litong-lito na po si Senator Aimee. Nag-uusap kayo ng peace talk, pero si Halandoni ay nagsasabi na tuloy yung pakikibaka nila para maagaw yung kapangyarihan. Si Halandoni po, yan po yung kabats, vice chairman ng AI, hindi ko alam kung siyang pinakamataas sa NDF eh. Buhay pa po siya. Ibig sabihin ngayon pa lang, hindi pa nag-start. Sinasabi nila na itutuloy nila na agawin ng kapangyarihan. Ayon po yan kay Senator Aimee. Senator Aimee, kung ikaw, senador, kapatid mo, presidente, nalilito ka kung bakit may usapin ng peace talk. Lalo na po kami. Lalo na po kami. Hindi po namin masikmura. Kaya full support po kami kay VP Sara Duterte. Tapos, babanatan nyo na pinagre-resign ng kung sino-sino sa DepEd. Ang nakakalimutan po nitong nagpapa-resign, si De Lima, si Barry Gutierrez. Alam niyo po ang interest po nila, pare-pareho po politika. Bakit po nila pinagre-resign si Sara Duterte in the premise na magsak tayo sa PISA, mababa tayo sa PISA? Bakit? Totoo po na hindi tayo mababa sa PISA nung panahon ni Pinoy. Alam niyo po kung bakit? Hindi naman tayo nagtitest eh. Kumbaga sa kanila, alam niyo yung ginawa nung panahon ni Duterte, in fairness po kay Briones. Nagtest po tayo sa PISA para po malaman natin saan tayo na-realize natin na kulelat yung mga estudyante natin. Kaya magmula dyan, gagawa kayo na hakbang. Sila Pinoy, nung panahon po ni Pinoy, wala po silang balak na alamin
kung gaano tayo nagpe-fair sa iba. Ang importante sa kanila yung tokis nila. No? Tokis po nila. Samantalang ang mas importante po na lutasin kung anumang problema ang meron. Si Inday BP Sara po. No? Si Inday BP Sara po. Very willing po siyang ma-expose kung anong problema para malutas. Yun po yung pagkakaiba eh. No? Yung isang peking naglilingkod, panay takip-takip-takip lang po yan. Pero yung mga Duterte po, willing silang, eto problema, droga, lutasin natin yan, mag-conduct tayo ng war on drugs, kahit sino magalit.